this time of COVID, anong area ng HR ang sa tingin mo effective at applicable sa panahon na yun? Ano yung sa tingin mo na kailangan ng mga tao o mga empleyado nyo? In reality, madami ang nawala ng trabaho. Napakaraming kumpanya ang nagsara at magsasara na. Napakaraming hindi nila alam ano ang dapat gawin at napakarami din namang may trabaho pa pero walang kasiguraduhan kung hanggang kailan na ba ito magtatagal. Ang hirap i-encourage ng sarili. Ang hirap kumuha ng motivation kung sa araw-araw nakikita mo, nababalitaan mo na pataas ang cases ng pandemya. Sa panahon ngayon, walang madali. Pero meron tayong tinatawag na choices. Para may pagpilian tayo, kailangan may mga bagay, sitwasyon, istorya, role na tinitingnan tayo. Wala kang choices kung wala kang pagpipilian. Kung wala kang mapili, yun ang possible na choice mo. Ang sumunod na lang sa kung paano mas hihirap ang sitwasyon mo sa araw-araw. As HR and sa mga kasamahan nating business owners, we always have a choice. Ako man sa araw-araw, hindi nawawala yung pangamba sa dibdib ko. Hindi ko maiwasang magtanong, matakot, mag-alala, but here's what, I made a choice. At gusto ko i-share sa inyo kung ano ang mga napili ko. I have to make a choice kasi gaya ng karamihan sa inyo, ako ay isang ina. May mga anak ako, may mga pinag-aaral, may mga bayarin, at higit sa lahat, may napakalaking pangarap ako na hindi ko hahayaang basta kuhanin sa akin ng pandemya na to. Pinili kong maging matatag. Walang hindi nahihinaan ng loob sa mga nangyayari sa ngayon. Bilang HR at business owner, kailangan kong maging matatag. Dahil higit kanino man, kailangan ako ng mga napanghihinaan ng loob. May mga empleyado akong laging late sa trabaho ngayon. May mga empleyado akong parang wala sa focus kahit nasa work. Memohan ko ba agad sila? I-sanction ko ba dahil hindi agad nakakapag-deliver ng results? Guys, puso, unawa. Kung ikaw na HR at business owner, pinanghihinaan ng loob, ano pa sila? Kanino sila kakapit sa panahong kailangan nila ng masasabihan ng mga pag-aalala nila? Yes, we need results. Pero isa sa mga natutuan ko sa pandemic na to ay ang ramdamin mo din ang pakiramdam ng iba. Sabay-sabay tayong bumangon, sabay-sabay tayong lumaban. Pinili kong ituloy na may matutunan. Napakaraming nag-o-offer ng mga live, free webinars. Sa dami, minsan nakakaumay or nakakasawa na nga daw. Pero sa dami ng oras mo sa ngayon, instead na pabayaan mong kainin ka ng takot at lungkot, i-empower mo yung sarili mo sa panonood at pakikinig para madagdagan yung mga nalalaman mo. Ito yung mga panahong kailangan mong ilabas lahat ng mga skills na natutunan mo over the years. My takeaway here is, huwag tayo magpatalo sa sitwasyon. Kasi kung napakahina ng loob mo sa mga bagay-bagay, balikan mo yung mga panahon na lumalaban ka kapag may problema or challenges kang pinagdadaanan. At hindi dahil nakakapagbigay ng mga ganitong videos about encouragement, it doesn't mean na hindi ko nararamdaman ang hirap more than what you can ever think of. Pero again, balikan mo yung nabanggit ko kanina, I made a choice. Hindi lang ito usapang para kanino ka bumabangon, ha? O, Nescafe. Higit pa doon yung dahilan kung bakit ka kailangan bumangon at lumaban sa mabibigat na challenges na nararanasan natin lahat sa ngayon. So we all have a choice. Pipili ka lang eh. Mahirap na yung sitwasyon, mas pahihirapan mo ba? Or yes, mahirap ang sitwasyon sa ngayon, pero again, may sakitang choices. Hindi tayo nabuhay para lang sumuko ng ganang kabilis. At yung mga pinagdaanan mo over the years, lahat ng mga pinangarap mo. Guys, hanggat nagigising ka pa tuwing umaga, it's a very good sign na may hope pa, no? So panghawakan natin mabuti 'yon. Huwag tayong basta bumigaw or bumigay sa sitwasyon. If you would like to know more kung paano mo mas maunawaan at maririnig ang boses ng mga empleyado niyo, I am encouraging you to please visit our website at www.banshee8.com/8lessons. There is no other way but to look up, guys. Let's start taking your organization to the next level. This is your HR consultant, Anne Flores. See you at our next lesson.